Napakaklaro mo magpaliwanag, napakaklaro mo maglatag ng mga kwento. Hindi mo ba, hindi sumagi sa iyong isipan na maging direktor? Wala akong pasensya sa mga artistang number one, pagbobo, tapos mayabang. Hindi ko kaya yan. Maraming ganyan eh. Ang yabang na, ang bobo pa. Number two, kawawa yung matatandang artista na hindi makakamemorize kasi maaawa ako. Bibigyan ko ng bibigyan ng role na wala na halos salita. Kawawa naman yung producer ko. Kaya maraming bagay na hindi ko talaga pwedeng, yung personalidad ko hindi angkop maging director. Tama naman. I hear you. The new generation of stars today, kumusta? Pagkatrabaho sila. Does that bother you? Bothers me a lot. So, nakikiusap ako bago mag-umpisa. Kung maaari, pag magre-rehearsal, iwan nyo muna yung telepono nyo. Lalo na kung hindi nyo pa alam yung linya ninyo, kung ano yung role ninyo. Pinapakiusap ko yun. Naintindihan naman. Kaya lang, most of them doesn't really know me, doesn't know who I am. Some directors also, they don't really know who I am. So, they are surprised pagka nagagawa ko yung... Kung minsan, ang parusang gagawin nila sa akin, bibigyan ako ng linyang ganito kahaba. Tapos, na-i-deliver ko. A photographic memory. Oh, kaya, hindi naman nila alam yon. Pero totoo, may mga direktor, may mga artista na hindi nila alam na dalawang urian mo, nanalo ka ng award, famas, sa iyong pangalawang pelikula, at marami pang iba. I don't really mind. Okay lang yon. Basta naman... Basta they're humble and they talk to me. Huwag ka lang bastusin. Huwag lang akong basta decente. Huwag lang akong bastusin. Never ko naman pinagmayabang yung kung anong pinanalunan ko, kung anong mga awards na meron ako eh. Mm-hmm. Yung trophy ko nga, hindi ko tinatabi. At ang yung unang trophy, katulad ng sabi mo, ay nangyari noong 1975 nung ginawa mo ang Lumapit Lumayo Ang Umaga, directed by our National Artist for Film, Ismael Bernal. Kumusta yun? My goodness. Number one, I was in love with Dante Rivero. So I was really super inspired. Okay. No? Tapos kaming dalawa yung mag-asawang una doon. At saka the role was really something else. Kasi magmula sa probinsyana, na may puntong pagkalagkit-lagkit kasi Batanggenya, hanggang sa yumaman siya na pangasawa siya ng isang mayaman played by George Strigan, na naging sophisticated siya. Pati yung look, yung transition, ang ganda ng transition, na nagampanan ko yung lahat ng hinihingi ni Isma, ni Bernie at that time. I was so proud of myself, but I never thought that I would really win. And FAMAS that time was one of the most coveted trophies. Yes, naaalala natin yan. 1980, Danny Jalsita. Si Mahinhin at si Maganda. Ako si Malakas. Oo. Ako si Malakas. That was a lesbian role. Yes. And what do you remember about the movie? Well, of course, the kissing scene. Oh, my kissing scene with Alma Moreno. Kumusta yun? How did you manage that? This is 1980. I guess, never really bothered me na kung ano sasabihin ng mga tao. Hindi talaga ako ganun eh. Wala akong, as long as I'm doing my job. And not only that, it was just a kiss. And it was my role. And I knew how to kiss very well, even up to now, actually. I mean, gusto yun ni take one lang yun. Alam mo, nakuha namin ang take one. She's very beautiful. If I'm a lesbian, I'd fall in love with Alma. My goodness, lalo na nung kabataan niya, di ba? I agree. Oo. So it was not difficult at all. So take one yun. I take one yun. Cut na nga, hindi pa nakakat.